So pag pinanda na natin to, pag inon natin, ay siguradong magbabago dito sa lalabas yung watts mako-consume. So sa ngayon ay nasa 1.21 watt lang, pero ang sabi dito ay 5 watts. Ayun, 5 watts. Subukan natin pagmasdan nyo kung ilan ang magiging reading dito. I-on ko na itong heat gun. So ayun, 73, 590 agad, 580. Isa pa, hataw natin. Nasa 946, 1.5, 1.6. Magandang araw mga ka-solar. So ngayon, wala tayong battery na i-review. Ang gagawin natin ay ang electric meter or yung power meter connection. So i-connect natin ito dahil kakaiba ito compared dun sa mga meter na simple lang connection. Yung iba ay DC at dalawang lines lang ang gagamit. This time, gamit tayo ng power meter para sa alternating current. Pag sinabi natin alternating current, ito na yung mga 220 volts na sinasaksak natin or ginagamit natin sa mga appliances sa bahay. So, digital type ito. Ang model nito ay AC300-10. Ibig sabihin, aabot hanggang 300 volts ang kaya nito. At nasa 10 amperes. Okay. So, since ito ay para sa alternating current lang naman, yung 10 amperes ay okay na. At mamaya, i-demonstrate natin pagka meron ng mga load. Ang kayang power na basahin nito ay nasa 3,000 sa alternating current. Ito para sa heat sensor. Ito ay tinatawag na close current transformer or city sensor tawag din dito. At yung isang line ng AC, isang wire papasok dito para mabasa niya kung ilang power ng isang gamit na nagko-consume or yung load. So kung may load, ito dadaan yung isang linya para mabasa kung ilan ang gauge ng load. Ito na yung monitor natin, yung monitor. At meron dito yung wiring diagram. Ito yung manual na nakalagay dito, yung wiring diagram. Ayan. So ito mga kasola, ito yung monitor at ito naman yung current transformer or city transformer. So dito sa ating sa likod nitong monitor na ito, nakasulat yung wiring diagram. So kung makikita nyo to, ito ay galing sa DU or sa inverter, yung output. Neutral at saka yung live. Ayan, oh. N, neutral. L, yung live or line. So, ito ay doon natin i-connect yan dito sa dalawang ito. At yung sensor naman, ito may dalawang linya ang sensor. Ito, yung green at saka yellow. Dito natin i-connect yan. Dito yan. Dito natin i-connect. At yung isang line na papasok doon sa, napupunta sa load. Ito, load. Ibig sabihin, kung ano man ang mga pwede natin paandarin. Yung isang linya nun ay dapat nakapasok dito sa city sensor na to. Yan, makikita natin yan mamaya dito. Ito ang makikita natin. Yung mga laman yan. So, yung number one, yun yung temperature. Ito. Para sa temperature sensor. Yung voltage dito. May kita natin yan mamaya. Number 3, yung kilowatt hour or yung meron din power factor dyan. Ito, power factor yan. At yung time, kung ilang oras na tatakbo. At ito naman yung sa amperes. Ayan. So, i-connect na natin. Okay mga ka-solar, no? Sa pagko-connect nito, gagamit tayo mamaya ng ating blower sa 400 watts. So titingnan natin mamaya kung totoong 400 watts nga yung magiging load niyan. Meron pang isa, ayan, mahilig ako sa inko. Ayan, itong ating heat gun, nasa 2000 watts. So titingnan natin kung talagang 2000 watts ang aabutin nito. Tsaka isang LED lamp na 5 watts. Tingnan natin kung talagang 5 watts yan mamaya. At itong improvise natin na saksakan para dun sa mga isasaksak natin, ilo-load. At gagamit tayo ng quick connector. So, ayan.
At i-coconnect ko muna. So, ito mga ka-solar, na-connect ko na. At ang ating source ng AC ay nilagyan ko lang ng switch. Ayan. At niwalay ko papuntang monitor. Okay. At ito naman papunta sa load. Ang load natin ay isang 5 watts at saka isang 2,000 watts na heat gun. So, paanda rin natin yung mamaya. Titest natin. Titignan natin yung magiging reading dito. So, ayun. At kung napansin ninyo, itong CT sensor natin, ito ay closed CT sensor or ang ibig sabihin ng CT ay current transformer. Ay nakapasok yung isang line dito. Ayan. At kung babalikan natin yung diagram, ito na yung connection yan. Yung green at saka yellow na nakakonect sa current transformer ay dito sa dalawang gilid na to. At yung source nung AC natin ay nagaling dito. Ayan, dito sa unang dalawa terminal. So, apat yung terminals. Yung dalawa ay galing sa AC at yung terminal na dalawa din ay papuntang current transformer. Pero, kailangan pumasok sa isang line ng load line. Ayan. Ito ay mga load na natin. Nakakabit lang sa quick connector. Ayan. So, subukan na natin kung gagana. So, ito. Try natin. I-on natin ang switch. Pag umilaw. Ayan. Okay. Ayun, umilaw nga. Ayun, lumabas na. 0.03 amperes. Ang load natin na 5 watts. Pero hindi pa natin pinapaandar itong heat gun. So, pag pinaandar na natin to, pag inon natin ay siguradong magbabago dito sa lalabas yung watts na makukonsume. So, sa ngayon ay nasa 1.21 watt lang. Pero ang sabi dito ay 5 watts. 5 watts. Let's see. Ayun, no? Ayun, 5 watts. 5 watts. Okay. Sige, subukan natin. Pagmasdan nyo, tingnan nyo lang mabuti kung ilan ang magiging reading dito. I-on ko na itong ating heat gun. So, o yun. 73, 590 agad. 580. Isa pa. Hataw natin. Nasa 946, 1.5, 1.6. Nasa 1.6 lang palang maximum nito. Ayun. Nasa 1.6 lang palang maximum. So, subukan din natin itong isang blower kasi 400 watts lang ito. Ito, nakakonect na yung blower natin, ha. So, sa ngayon, ang reading ay nasa 1.7 watt dahil nakakonect ang ating ilaw. Ayan. Pero ang may kita nyo yung voltage yan, nasa 230. So, papandarin ko na itong blower. At tingnan nyo kung ilan ang magiging reading ng watts. Yung W. W yung watts, okay? So, try. Ayan. So, yun mga ka-solar. Ano? Ang power ay nasa 357. Yung pinaka-highest niya, yun yung surge na tinatawag or peak power. So, ulitin natin. Tingnan natin kung ilan ang watts na lalabas yan. Pero ito, ang rated nito ay 400 watts. Tingnan natin kung aabot ng 400 watts. Ayan.
So nakita nyo mga ka-solar, ano, umabot ng 422. And then, ano lang yon na blink of an eye, 422 din, nag-steady na. So, yung steady nito ay umaabot ng nasa 356. So, ayun mga ka-solar, napansin nyo, tumataas din yung amperes dito, yung amps. So, maganda itong nakuha natin na digital electricity meter. Iko-connect ko na ito sa pinaka main line galing sa DU para ma-monitor ko kung ilan ang aking consumption from DU. So, yun mga ka-solar, ano? So, nakita nyo naman, maganda yung function. Nari-read na mabuti yung amperes, watts, at yung degree Celsius. So, naka-indicate lahat dito sa ating monitor. So, maganda itong ating nakuhang AC electricity meter. Hanggang doon lang mga ka-solar, ano? So, maraming salamat sa mga nanonood. Salamat sa mga suporta ninyo. At sana ay patuloy ninyong panoorin ang aking mga video about renewable energy. Maraming salamat. Solarens.